Lahat tayo may kinabibilangang relasyon. Yung iba mag-asawa, may magulang sa anak, magkapatid, magkapitbahay, magkatrabaho, at iba pang relasyon. Matanong ko lang, kapag di kayo nagkakasundo at nagkakatampuhan, paano ba ginagawa nyo? Natanong ko to kasi maraming relasyon ang nasira o kaya hindi umaayos dahil kapag nagawa ng mali, mali din yung igagante o mali din ang reaksyon. Kaya minsan yung pwede sanang maayos ka agad, tumatagal. Yung simpleng problema, lumalala. Nakaranas ka na ba ng ganon? O di ba, saklap? Minsan di mo maintindihan, lalo na sa mag-asawa. Kasi nung kinasal, may mga pangako at panata pa sa isa't isa, tapos ganun-ganun na lang masisira ang relasyon. Either may nagagawang mali ang isa, at hindi din tama ang itutugon ng isa hanggang sa manlamig na sa isa't isa, at minsan, nauuwi sa ayawa na. Bihirang-bihira naman at hindi normal yung bigla na lang ayawan na. Kadalasan, proseso yan at tumatagal ng ilang panahon. Halimbawa, nagkatampuhan kayo o may nagawang mali sa'yo. Isipin mo na yung taong iyon sa kanyang paggawa ng mali ay humakbang ng palayo sa'yo. So may gap na agad. Kapag hindi kayo humakbang para mag-reconcile, yung gap na yon nandun na. Minsan, hindi magpapansin na ng ilang oras. Tapos magiging ilang araw, ilang linggo, hanggang sa nasanay na kayo na iniiwasan at iniaalis ang isa't isa sa buhay nyo. Yung pagtatampo na minsan ay paraan para magsabing, suyuan mo naman ako, ay nagiging dahilan pa ng paglala ng sitwasyon. Yung pagtiis nyo na hindi magkibuan ay naging new normal na sa relasyon hanggang sa matutunan yung maging masaya na wala ang isa't isa. O, paano na? Kaya mahalaga itong sinabi ng Bible. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Simpleng pakinggan yan, pero pag mataas ang pride mo at ayaw mong magpatawad, isa na yan sa pinakamahirap sundin sa sinabi ng Bible. Pero hindi sinabi yan ng walang dahilan. Mahirap yan, pero kailangan natin yan. Basic, ika nga. Mahirap, pero para sa ikabubuti natin yan at ng ating mga relasyon. Pero pag sinunod mo yung sinasabing huwag papalipasin ang araw na galit pa din, aanihin mo din ang pagpapalang hatid niyan sa buhay mo. Subukan mo. At asa ka pa, ha?